Matipid, lumalabas ang pagiging maabilidad ni Nanay. E paano kaya kung haluan natin to ng pabilisan? Bukod sa diskarte, mabilis ka din dapat dito sa palengke. Kaya naman, ang tawag natin dito ay Wa is pa more. BFF! Ay, nako BFF! Eto na, makakasama natin ang dalawang Wa is na Mami, si Mami Glo at si Mami Marites. Ay, nako na, padali lamang ang ating mechanics. Ang mechanics ng game. Pala si Mami. May mga tatanungin lang si BFF yan tungkol sa mga Wa is na discarded tips para sa mga mami. At ang kailangan nyo lang gawin, pag sinabing go, kailangan nyo pumunta dito sa ating tipid tindahan at hanapin ang items na kailangan. Best of 5 ito, ang unang makatatlo, siyang mananalo. Okay? Mga mami, ready na ba kayo? Ready! Ay! Tinataas yung kamay pa gano'n. Okay, question number 1. Kung gipit sa budget, ano sa mga ito ang pwedeng idagdag sa luto para dumami ang sahog mong karne? Ano ito? Yan, 2, 3, go! Ay! Mami! Ay! Kinuha ko yung basa ni Mami Glo. Ay, naku, ayan. Bakit kaya toyo? Kakaloka. Sandali lang po ah. Baka naman pwede. Bakit to kalabasa? Para daw dumami yung karne. Ano bang lulutuin ninyo? Igigisa ko sa kalabasa yung karne. Ikaw, adobo. Galing. Perfect. Alam ko po, makakadagdag sa sabaw yan. Pero, adobo daw! Mabubusog kaya ang anak mo sa pagdagdag ng sibuyas? Malasa naman. Baka maiyak lang yan sa sibuyas. Pero bigyan pa rin natin ng isa pang chance. Okay. Ito ay parang substitution ng karne na pwede siyang ihalo. So, ibig sabihin, hindi siya toyo suka, hindi rin siya kalabasa. Ano kaya ito? Go! Dali ate! Kunin niyo na agad-agad yan. Ayan! Kangkong tsaka green bell. Hoy, nagre-reklamo yan. Wala mo kayo. Ate Marites, ano nangyayari sa'yo? Excuse me, sandali naman. Adobong kangkong. Mami, ilan po ang anak ninyo? Pito. Lahat po yun, gutom. Kayo ba yan ang anak ninyo? Isa lang. Pero busog na busog. Correct. Dahil ang tamang sagot ay tokwa. Tokwa! Yes. 1 point kay Mami Glo. Kasi tulad ng karne, ang tokwa ay punong-puno ng protein yan. Mm-hmm. Tapos hindi pa kamahalan. Correct. So, pwede siyang idagdag talaga. Tama. Okay. Eto na. So, question number 2. Kung umuwi si anak na may mantsa ang puting polo at naubos ang pang-bleach mo ng damit, ano kaya ang pwedeng gamitin para malinis mo ang mantsa? Wala pa. Yan, 2, 3, go! Go! Bilang kinuha daw niya ang lahat, meron naman daw siyang pamalit. Pag nakagat daw ng aso, eto daw ang ilalagay. Panlaban sa rabies. Siyempre, ang tamang sagot ay... Kalamansi. Yay! 2 points na si Mami Glo. Nagpalit na po sila ng posisyon. Pag eto hindi po niya nakuha, wala na po talaga sa amin ang kalamansi. Kung wala kang... Oh, tinan mo, hindi ka pa rin nakikinig. Paano mo makukuha yan, Ate Marites? Kaya. Kung gusto mong kuminta uli at malinis ng husto ang mga kutsara at tinidor, saang sausawan mo pwede silang ibabad para mas malinis? Wala pa! Wala pa! Wala pa! Excited si Ate Marites! 1, 2, 3! Go! Okay. Nauna si Mami Marites. So may 1 point na si Mami Marites, 2 points si Ate Glo. Kaya pa yan. Question number 3. 4 na ba? 4. Ikaw kasi. Alin sa mga ito ang abot kamay na kayang pangtanggal ng baho sa banyo? Uy. Yan, 2, 3, go! Dali! Jelly Ace! Ate, sa harap mo na! Dali! Ate!
Ay, pwede. Sandali, baka naman may dahilan siya. Anong una niyo pong kinuha? Mantika! Mantika! Ang una niyang kinuha. Bakit po mantika ang nasa isip niyo pang patanggal ng baho? Para hindi na ano, parang hindi siya yung amay-amag. What? Ano ba to? Si ate, ito. Ano po kala niyo ito? Akala ko sense eh. Pero kinuha nyo ay kandila at posporo. Kayo po, posporo. Pero ang tamang sagot talaga dyan ay kandila at posporo. Pero kung walang kandila, ako ginagamit ko, posporo literal lang eh. So ibig sabihin niya, naka 3 points na si Mami Glo. Panalo na si Mami Glo. So ito ang nagpapatunay na kahit saan siya nakaposisyon, talo pa rin siya. At dahil dyan, meron kayong prize, of course. Ate Marites, meron ka din. Oh, ha? Basta madiskarte ka, madali mong mababawasan ang mga listahan na kailangan mong bilhin sa tindahan man yan o sa palengke.